Hi guys! My name is Mark Sanchez and I am the media buyer here in Vane Philippines. So in this video, pag-uusapan natin yung mga work essentials or yung mga equipment na ginagamit ng isang virtual assistant. So take note, hindi ka pwedeng maging isang virtual assistant kapag wala ka ng mga equipment or tools na ito. So tara, pag-uusapan natin. So, syempre, ang kailangan natin, first and foremost, is desktop or laptop. So, hindi ka pwede maging virtual assistant kapag ka wala kang desktop or laptop. But, some VAs, they are using only their phone. But, majority is, gamit namin is yung desktop or laptop. So, sa specs ng desktop or laptop, as long na kaya mag-run na multiple apps yung laptop or desktop, pwede ka na maging isang virtual assistant. So ako, nung personally ako, nung nag-start ako ng virtual assisting ko, no, ang gamit kong laptop is the Nitro 5. That is from Asus. So medyo outdated na siya, pero so far, nagawa ko naman yung task ko. Then nakahanap ako ng aking first client. So ayun, nag-start na ako kumita. Then nag-invest na ako sa MacBook. Yan, sa mga Apple laptops. So, ngayon, yun pa rin yung gamit ko and thank God kasi napoprovide niya yung kailangan ko. Nagagawa ko yung mga tasks na kailangan ko na kailangan as a virtual assistant. So, kung ikaw, ina-advise ko na kailangan at least 4GB or 8GB RAM pataas yung laptop mo. 4GB RAM pwede na rin, mabilis na rin naman yun, but mas maganda kung 8GB RAM para mas magawa mo ng smooth yung task mo, walang hindi mabagal, hindi naglalag yung laptop mo. So maganda yung RAM din. So ang suggest ko is mag-invest kayo sa number one tool na kailangan, either laptop or desktop. For me personally, maganda is laptop. Yung pros niya, mabibit-bit mo siya kahit nasaan ka. So virtual assistant nga tayo, we can work anywhere and we can work anytime. So, kung desktop yung gamit mo, hindi mo madadala. So, kailangan mo pang umuwi sa bahay nyo kung nasan man yung desktop mo para lang makapag-work. Unlike laptop, madadala mo kahit nasan. Kahit nasa beach ka or nasa gatherings ng family. Mga ganun bagay, no? So, maganda na laptop for me. But, in some, gusto nila yung desktop, lalo na kung ikaw ay virtual assistant na related ka sa video editing. So, kailangan powerful yung iyong desktop na gagamitin. So, yun yung number one natin. So, the next thing na kailangan natin as a virtual assistant is yung internet nyo. So, syempre, we are working remotely. Ibig sabihin, nag-work tayo kahit nasan tayo. And, kailangan natin is internet. Kasi yung mga client natin nasa kadalasan mostly ano ng virtual assistant nasa overseas, ibig sabihin nasa ibang bansa, nasa ibang part ng mundo. So the way na makapag-communicate tayo sa kanila is through internet. So sa panahon ngayon, napa-accessible na ng internet. Pwede tayong gumamit ng mobile hotspot or mobile data, no, i-hotspot lang natin. Then marami naman din na murang internet provider na mabilis. Like, ako, yung gamit ko is PLDT. Ang plan lang namin for a month is around 1,300. So, napaka-affordable na nun. Kasi, ang laki naman na ibabalik sa atin ng ating client. So, maganda na yung plan na yun. So, sa internet speed, at least siguro 20 Mbps pataas. Kasi, kapag nag-start ka pa lang ng virtual assistant, meron requirements na hinihingi yung ibang company or agency or clients natin na kailangan 100 Mbps pataas yung internet speed nila. But, in some cases naman, wala naman nire-required. Maganda na rin yung internet na mabilis para mas mabilis mo magagawa yung tasks mo. So, yun, sa panahon ngayon, andali na lang kasi diba may mga hotspot naman nga. Mas maganda na rin na meron kang data kasi kahit nga nasan ka, may internet ka. Pwede rin naman yung packet wifi. Yan. As long na
meron kang internet speed and meron kang internet and makakapag-communicate ka with your client. And parang kahit saan naman pumunta, meron ng wifi, di ba? May mga free wifi na. So, ayun. The second thing na kailangan talaga ng isang virtual assistant is yung internet. Then, the next thing na kailangan ng isang virtual assistant is yung headset or earphones. Why? Mas maganda kasi na gumagamit tayo ng mga headset para clear natin maririnig yung sinasabi ng ating client, ganun din tayo. Clear yung sasabihin natin in dating natin sa kanila. So right now, I'm using this microphone. Ginagamit ko rin siya as well sa, like this, sa pagva-vlog, sa paggawa na ko ng content. And nagagamit ko rin siya sa pakikipag-usap sa aking mga clients. But kung nag-start ako, ang gamit ko lang noon is yung headset, yung wire na puti. Yun yung gamit ko. As long na naiintindihan ko yung sinasabi ni client and malinaw din yung dating ko sa kanya, we can use that. Pero ang as the time goes by, nakapag upgrade na din ako, ngayon gamit ko na rin tong AirPods ko. So maganda na rin yung dating ko and maganda na rin yung dating ko sa kanila. And pwede rin tayong gumamit ng mga mic. Ito yung kapag ka nakakapag-generate ka na ng income through virtual assistant mo. Pwede ka na magpundar ng mga ganun. But sa newbie or nagsisimula ka pa lang, pwede na yung headset. Yung mga murang headset lang, okay na yon. As long lang, maganda lang yung dating mo sa kanila. And kapag ka may headset ka rin kasi, nakakapagkaroon ka rin na noise reduction. So yung mga paligid na nasa likod mo, hindi maririnig ng client mo, no? Ang pangit naman nung nakikipag-usap ka sa client mo. May dumadaan na sasakyan, naririnig nila, may tumatahol na aso, may umiiyak na mga bata, ganun. So maganda na gumamit tayo ng headset para mas maganda yung dating natin. And ganun din kapag ka nasa field ka naman ng video editing, mas maganda na headset. Syempre, mas clear mo maririnig kung ano man yung ine-edit mo. So ayun lang sa akin. So yun, headset is the next thing. The third thing na kailangan natin as a virtual assistant. So the last thing or the next thing na kailangan natin as a virtual assistant is none other than your ballpen and notebook. Why? Why? Is it because kapag ka meron ka ng client and nagsusunod-sunod na yung tasks mo, nagsusunod-sunod na yung kailangan mong gawin, so kailangan mo ng mapagsusulatan. And pwede ka rin dito mag-notes, pwede kang gumawa ng to-do list mo. So ayun, halimbawa naman nag-aaral ka pa lang as a virtual assistant, pwede mo rin ilagay dito yung mga natutunan mo. Then kapag hindi mo natatandaan, balik ka lang sa notes mo. Meron ka na agad bubuklatin, meron ka na agad makikita. So ako, simula nung nag-start ako ng VA hanggang sa ngayon, hindi nawawala yung aking notepad, notebook dito sa tabi ko. So, ito yung aking gamit na notepad ngayon. And this is my notebook. Noong una pa nga, gumagamit pa ako ng sticky notes. But ngayon, medyo nakakaano naman na tayo sa pagiging virtual assistant. So, pwede na ako sa notebook. And ayun, kung ayaw mo naman ng may notebook, pwede ka naman mag-note sa iyong laptop. But hassle kasi para sa akin. Kasi pupunta ka pa sa notes mo para lang tingnan. Unlike dito, kunin mo lang makapag-notes ka. So, napakagandang mayroon tayong notebook and ballpen kapag ka nag-start tayo mag-virtual assistant and kapag virtual assistant na tayo. So, unang-una, napaka-manageable. Alam natin na yung task natin na napaparating na sa ganitong deadlines. Yan. Then, makapag-notes tayo. Hindi natin makakalimutan yung mga important details na kailangan sabihin or kailangan natin gawin para sa ating mga clients. So, yun. That's my last work essential or equipment or tools na kailangan natin as a virtual assistant. So, ayun. Yun yung pinaka-important na equipment or work essentials na kakailanganin natin as a virtual assistant. Either nagsisimula ka pa lang or VA ka na, virtual assistant ka na, yun at yun pa din yung kakailanganin mo na tools. And as the time goes by, makakapag
upgrade ka na, makakabili ka na ng keyboard mo, ng mouse mo, ng magandang headset, yan. Although, ring light, makakapagpundar ka na rin ng mic, yan. Naniniwala ako na kapag consistent ka sa ginagawa mo, magbubuo ngayon, no? Mag-nurture yung talent mo or yung skills mo, and then makakapag-improve ka na, makakapag-upgrade ka na. And as the time goes by din, matututunan mo na rin gumamit ng mga tools sa internet natin like the Google Workspace, the Canva, like that, the AI tools, yan. And by the way, meron kaming mga free videos or tutorials on how to use that equipment. So, meron kaming mga videos sa aming YouTube channel dito sa Work at Home by Vim kung paano gumamit ng mga tools na yon, ng mga AI tools na yon, kung paano mo magagamit yun as a virtual assistant. Kung nagsisimula ka pa lang, follow mo yung page namin, follow mo yung YouTube channel namin, Work at Home by Vim, sa Facebook naman yung Vim Philippines. Yon. Then, subscribe ka lang doon, then maging updated ka na sa aming mga videos na ilalabas. So, I hope marami kayong natutunan dito sa ating simple video, but napaka-informative, no? So, I hope marami kayong natutunan. So, next video ulit, guys. Bye!